Ayun, okay, KGX, kamusta kayong lahat? At ito, no, isang malupitan na nangyari, no, napakadaming inubos, mga idol. Parang ayan, no, tingnan nyo, ha, Watchers Guru, 1 hour ago, 65 million USDT or BTC liquidated within minutes lang, no? So, dahil dun sa fake report, mga idol, kanino galing ang fake report, mga lodi, no? Galing siya kanino. So ito, gumawa ako ng YouTube video kahapon, ay kanina, no? Kanina gumawa ako ng YouTube video. So pinakita ko dito, ito yung sinabi ni Cointelegraph, breaking, SEC approves shares Bitcoin spot ETF. So ibig sabihin na approved na daw, sabi ni Cointelegraph. Tapos ang nangyari, mga idol, no? Naggayahan lahat, mga lods. Naggayahan lahat. Ang daming nag-tweet, about sa approve na nga, no? Si Bitcoin Magazine lang ang nagsabi na hindi pa, no? Hindi pa. Sabi niya, is under review pa lang, mga idol. Pero ang dami, no? Ang daming nag-retweet niyan. Ayan, no? Katulad nito, si Crypto Rover, ayan. Just got accepted. Nawala naman silang, ano? Wala silang... kay Cointelegraph nila lahat nakita yan. Tapos ang ginawa, boom, di ba? Ano, ginaya, no? And then ito pa, isa pa to, si Kuya Gios. Tingnan nyo naman. So, dun din kay Cointelegraph kasi, bakit, di ba? Kay Cointelegraph sila kasi si Cointelegraph umamin, siya yung unang nagsabi niyan, mga idol. So, ayan, kung mapapansin nyo. Sinabi ni Coin... dito, saludo ko dito kay Cointelegraph. Ayan. Breaking news, ito 1 hour ago, SEC approved, ay, ano ba to? iShares Bitcoin Spot ETF, reportedly, sabi niya. Tapos sabay, syempre dito, nagkaroon siya ng apologize. And we apologize for a tweet that led to the dissemination of inaccurate information regarding to BlackRock Bitcoin ETF. So ayan, nag-sorry na si Cointelegraph. At ang pinakamalupit nito, ayan, syempre ang dami niyong mga followers, mga lodi, nagsibilihan, mga idol, and then shum. Okay lang kung bumili ka, no? Okay lang kung bumili ka ng BTC, 'di ba? Pero na lang kung nag-future ka, nag-long ay nag-short ka or nag-long ka. So 'di ba, kunyari nag-short ka, biglang lumipad. So ito 'yon, no? Pakita ko sa inyo, ha. Dito na lang sa BitGet, mga lodi. No, pakita ko lang. Kunyari, no? Ganito yung mangyayari dyan, mga lods. Ayan, kunyari ito na. So, ito, no? Dahil sinabi nila, nalilipad, no? Na-approve na. So, ngayon, ang ginawa mo, nag-short ka, ay hindi mo alam nalilipad, naka-short ka. And then, nagkaroon ng fake news. Tapos, ang nangyari, shinare-share nila. Lumipad ngayon itong BTC. Ikaw, naka-short ka. Ayun, patay ka na. Sunog ka na. And then, biglang lumipad. So, ang ginawa ng iba, nag-long. Tapos, biglang lumabas yung report, fake news. Psum, boom. E di ubus na, di ba? So, ganun yung nangyari dyan, mga idol, no? So, buti na lang ako, lagi kong ano yan, lagi kong chinecheck, no? Kumbaga, hindi isa chinecheck, eh. Kumbaga, parang, oh, ang lupit, ah. Basta ako, meron akong ginagawa. Eto, katulad nito, yung ginagawa natin, na nag-iipon tayo ng token. Tingnan nyo, ah. Asset. So, dahil nag-iipon tayo ng mga token, ano nangyari? So, tumaas man yan o bumaba, nandiyan pa rin yan. Di ba? So, ayan o. So, safe yung nag-iipon nga ng token. Di ba? So, nandiyan lang kasi yan. Di ba? Bumagsak man yan, yan pa din yan. No? Yan pa din kung ilan to. Yan. Kunyari, itong Dogecoin ko. So, ito pa rin yan. Kunyari, kung 1,000 Doge ka, o, ayan pa rin yung 1,000 Doge mo. Kunyari, di ba? Tapos yung ADA mo, 268. O yan pa rin yan, 268 mo. Ang mababago lang dyan, yung presyo, mga lodi. Diba? So, kung biglang umangat yan, at least, diba, bawi ka. Kung bumagsak man yan, o hintay ka ulit, baka biglang umangat ulit someday. Diba? So, ganun lang yun. Ganun lang kasimple kapag ka nag-iipoin ka ng mga token. Yan. So, ganun talaga, no? May mga biglaan, mga idol, na biglang bagsak, biglang taas, crypto. Kaya ito lang yung masasabi ko sa inyo, welcome sa cryptocurrency. Diba? Yun lang yun. Welcome sa crypto. Yun lang, no? Sa mga gusto mag-ipon, ha, ng token dito sa BitGet, mga lodi, pasok lang. Ito lang, oh. Nandiyan yung link natin sa description. Tapos may copy trading tayo.
at kung paano mag-copy trade mga idol, no? So bukas makikita niyo yung video ko na tama yung copy trader natin, no? Makikita niyo yun, tingnan niyo, sobrang laki ng mga napakaraming nanalo doon sa trader na yon mga idol, no? Pagdating naman dito sa OKX, no? Hindi ko nire-recommend agad tong trading bot. Aralin nyo to. Yan trading bot nila, no? Halos karamihan, kanina, nung nagganyan ako, wasak eh. Kaya inano ko siya, kumbaga, nag-cancel ako, no? Ang ginawa ko kanina, kumbaga parang, nung biglang lumipad yung value, nakabawi ng konti. Nag-escape na ako, mga idol, no? Kasi ang hirap eh. Kumbaga, bot lang to eh. Kumbaga, syempre, nakadesign ng bot para matahalo ka, mga idol. Di ba? So ngayon, ang ginagawa ko dito, copy trading. Copy trading din, kasi ang maganda sa copy trading dito, low risk. Tingnan nyo mga idol. History ko. Yan. Tingnan nyo ha. Low risk siya. So ibig sabihin, nag-ano ka agad siya, nagka-cut loss siya. No? Kaya minsan, ang talo ko lang, $0.2. Tapos mananalo ako ng, ng 1.37. Tapos matatalo ka ng 0.21. So meaning, mas lamang pa rin yung panalo mo, 'di ba? Isa sa pinaka okay na copy trader to sa ngayon ha, sa nakikita ko. Tong OKX mga idol. Meron din tayong link niyan sa description, check niyo lang, okay? Saludo sa lahat at ingat lang no. Ito si Cointelegraph, napakadaming followers nito. Tingnan niyo ha, yung nag-ano siya. Nag-tweet lang to ngayon ha. Yung kanino, yung tweet niya kanina na ano na approve, grabe 'yun. Ito oh, di ba? So breaking news, SEC approved shares Bitcoin spot ETF reportedly. So reportedly 'yon, no. Pero kanina umabot ng ano 'yan, ng 1.7M na kagad. Tapos ito yung nag-ano siya, yung nag-sorry siya. Oh, 957 pa lang, 53 minutes pa lang, oh. No, 957 na yung nakakita niyan. So, ako ay nag-retweet din ako niyan. Diba? So ingat lang mga idol ha. Saludo sa lahat kay AGX at magandang gabi sa inyo. You know.